Welcome back for another video. This is the part 2 of my video regarding my home credit cash loan, which is recently nga po, nag-share ako sa inyo ng update ko sa aking home credit cash loan offer and then yung aking home credit update. Kasi nga po, diba, this month natapos ko na rin talaga finally yung aking home credit cash loan, which is 24 months to pay ngayon. Grabe, no? Almost 2 years. As is 2 years talaga. Kasi nga, free 2 months ako dito eh. Free 2 months ako dito kapag updated yung bayad ko. So, grabe lang, no? Natapos ko siya finally. And then, few days lang, sinare ko sa inyo yung video na, which is hindi talaga siya natapos. Kasi nga po, hindi ko na-discuss doon yung interest rate ng cash loan offer sa akin. So, by the way, kung hindi nyo pa po napanood yung aking unang update sa home credit cash loan offer ko nga, no? So, ilalagay ko na lang po sa description box yung link po para hindi na kayo mahirapan maghanap. I-click nyo na lang para itong video na ito masundan nyo rin. But don't worry, i-discuss ko na rin lang naman din sa video na ito yung mga mahalagang bagay lang din na na-mention ko doon sa first video ko para din masundan nyo pa rin siya. Kunting recap lang po tayo, no? So, natapos ko na nga po ang aking home credit cash loan and then agad-agad binigyan nila ako ng panibagong offer which is talagang bumaba siya. 121 pesos po yung first offer po ni home credit cash loan sa akin. Ang in-avail ko lang po is 50,000 pesos 2 years to pay or 24 months to pay. Tapos na-paid ko na siya. And then may panibago po silang offer sa akin. Which is, nag-expect talaga ako na mas higher yung ibibigay niya sa aking offer. That is because na-endure ko yung payment terms nila. And then hindi po ako naging bad payer. Dito maganda yung records ko sa home credit. So hindi ko aakalain ha na offeran niya ako ng mababa. 47,336 lang po yung offer nila sa akin. So diba, butal na nga siya. Bumaba pa. So I don't think kukunin ko siya. Pero malaki amount pa rin naman to, diba? Malaki amount pa rin naman to. 40 plus naman. 40,000 plus. Pero kasi mas gusto ko yung higher amount, like 100,000 plus yung offer nila kasi mas mababa kasi yung interest rate. But anyways, yun nga po ang isi-share ko sa inyo sa video na ito. Share ko sa inyo kung okay ba talaga ang interest rate po ni home credit. Recommendable ba or deceiving siya? I-share ko sa inyo naman before pa regarding my home credit na nagkaroon nga ako ng regrets on applying a cash loan. Natauhan na ako noon na umaabot pala siya ng 50%. Grabe, 50% plus yung interest rate po ni home credit. So, I don't know kung this time, no, ganun pa rin yung interest rate niya. So, isi-share ko sa inyo. So, i-click po natin tong cash loan. May offer nga po tayo na 47,336. So, upon clicking po, nagbago yung kanyang loan amount or loan offer sa akin. As you can see, 43,336 pesos na lang. So, hindi pa na porket nag-reflection na ganun, is yun na yun. So, makikita mo pala yun kapag inopen mo na talaga mismo yung offer mo. So, makikita po natin dito, ang minimum amount to cash loan ko is 10,000 pesos and then the maximum is 43,336. As you can see here, no, sa loan terms niya, 36 months to pay lang yung available kapag isinagad po natin ng 43,336. Ngayon, meron siyang monthly installment po na 2,895 a month. So, itong 36 months to pay, ang equivalent po nito is 3 years to pay po, diba? So, grabe, ganun siya katagal. 43,336 na ilo-loan mo, 3 years to pay siya and then 2,895 ang month. So, ito ha. So, ikukupitin natin 2,895 monthly times 36 months to pay. So, aabot po ng 104,000 ang utang natin dito. 104,220 pesos. Grabe. Ang siya kalala. So, i-minus lang po natin sa loan amount natin na 43,336. So, ang kita nila sa atin is 60,884 for 3 years to pay. Taas-taas talaga. So, anyways, no, ito yung kita nila sa atin. 60,884. So, i-divide lang natin sa 43,336 para makuha natin yung interest rate niya or kabuuang interest rate niya or yung monthly interest rate niya. Abot po siya ng 140.49% for 3 years to pay. Taas. Ang taas niya sa kabuuan. 3 years to pay siya eh, or 36 months to pay. Yung talaga pag longer term payment na. So, anyways, divide natin sa 36 months. Puhin natin yung monthly interest rate niya. So, divided by 36 months is equal to 3.9%. Ang monthly niya. So, mababa, di ba? Ang baba. Di sabihin yung ganun. Mababa siya, pero ang guaranteed loan term siya is longer talaga. Like, 36 months to pay. Wala kang choice. Kundi 36 months to pay lang siya. Wala siyang 12 months to pay, 6 months to pay, yung mga ganun ba? Eh, wala siyang mga ganun. Wala siyang ibang choice, kundi ganito lang. Kaya naman siya, 3.90% monthly. Pasok sa monthly interest rate. Pero nga lang po, 3 years to pay. And then nakita niya naman, di ba? Napakataas ang kanyang interest rate. Grabe. Sa kabuuan, ha, 140%.
10% for 3 years. Anyways, no, kung idadrag po natin yung loan amount na ito, so makikita nyo po sa loan terms payment or sa payment terms po, makikita nyo, gumagalaw din siya. O, ayan o. Nagkakaroon siya ng ibang choices ng payment terms, like merong 30 months to pay, 24 months to pay, 18 months to pay, 12 months to pay. So, kung isagad natin sa 10 ha, 10,000, so 12 months to pay, pinaka-early na payment terms niya. So, nagbabago pala siya. Depende pala yun sa loan amount na in-avail natin. Like this one, kung 10,000 lang po ang kailangan natin, and then, tukunin natin siya ng 1 year to pay or 12 months to pay. Meron siyang monthly installment po na 1,317. So, kumpitin natin ha. 1,317 times 12 months to pay is equals to 15,804 minus, maminus natin yung 10,000 na loan amount is equals to 5,804. Ito yung kita nila sa atin. Itong 5,804 for 12 months to pay or for 1 year to pay. So, i-divide lang po natin ito sa 10,000% para makuha natin yung interest rate ha. As you can see, sa 12 months to pay, aabot siya ng 58.04%. Mataas pa rin po siya, no? 58%! So, lagpas kalahati, guys. So, divide natin sa 12 months to pay para makuha natin yung monthly interest. Ayan, 4.8% monthly for 12 months to pay. Monthly niya is mababa, 4.8%. So, depende yan sa longer term rate, mababa ang monthly interest, mababa. Pero kung yung kabuuan ang titingnan mo, lugi ka. Lugi tayo kasi, di ba, lagpas kalahati yung kanilang kita sa atin sa loan amount natin. Pero ang babayaran natin is 15,804, di ba? Kita nila sa atin is 5,804 agad. Tsaka ito pa po, kapag po dinisburse natin to, meron pa silang ibabawas na processing fee po na 500 pesos. Standard po nila yon. Ngayon, kung 10,000 po yung niloan ko, ang marireceive ko na lang po is 9,500 pesos. So, ganun po siya. Tinas ko na po yun sa fresh cash loan ko po sa kanila, which is lugi-lugi talaga po ako. Kasi, di ba, 50,000 yung loan amount ko po sa kanila. And then, ang natanggap ko na lang po is 49,500 pesos kasi nga po, binabawasan nila yung processing fee po na standard nga po na 500 pesos. So, ang interest rate po talaga nila sa akin sa kabuuan po is 52%. Tapos, di ba, lagpas kalahati siya. Ngayon po, i-divide ko siya sa 22 months to pay. So, meron lang siyang interest rate na 2.36%. Yes, 2.36%. Napakababa. Kaya sabi nila, ang baba doon ng interest sa home credit. Yes, totoo. Monthly mababa talaga. Pero kung long payment terms yung kinuha natin, abot po talaga tayo sa 50% up interest rate in a whole na po yun. Diba? Kasi biro mo, no? 50,000 lang kinuha ko, mabot siya ng 76,000 yung nabayaran ko in a whole dito. Patang-pataan na ako sa interest rate ni home credit. So, tatanungin niya sa akin, ba't ka kasi nautang? Alam mo palang mataas yung interest rate. Hindi ko alam. Actually, hindi ko alam that time. Kasi matagal na yun ako nag-start. 2022. Wala akong idea sa home credit. And that time, I was depressed kasi kailangan ko ng pera. Pinili ko itong 24 months to pay. Kasi yung monthly niya is magaan para sa akin kasi yun lang yung kaya ko monthly talaga. Long run, umabot siya ng taon mahigit. So, doon na natin na-realize, oh, nga, no, grabe pala si home credit. Doon na ako, nakaramdam ng regret nga. Sayang yung interest rate. Wala naman akong regrets nung nagka-cashier ako sa kanila kasi natulungan talaga nila. So, yun lang yung realization ko doon. Kung magka-cashier pa lang dito, bago kayo mangutang dito, pag-isipan nyo ng mabuti, pag-isipan nyo ng paulit-ulit. Kasi hindi rin basta-basta kasi mangutang dito sa home credit. Sakit din sa ulo, diba? Doon kailangan natin, pero pag-isipan pa rin natin mabuti kung saan tayo makakagawa ng interest rate, kung ano lang din yung kaya nating bayaran. Kasi itong si home credit po, once po tayo na hindi makabayad, ito madali lang tayo. Natrat ka na rin talaga sa tawag nito, sa call center, sa customer service nito. And then ito po si home credit is nagre-report po to sa CIC ha, kaya be mindful, be careful kayo dito. So for now, no, tawag na tawag sa akin yung home credit, customer service, magpa-follow up nga po sa cash loan nga po na ito. Kung kukunin ko daw ba? Kasi ganun sila, diba? Trabaho ng home credit, customer service yung tawag ng tawag, follow up ng follow up, offer ng product loan nila or ng cash loan nila. Ganun talaga sila. And then, sabi ko nga, hindi ko siya kailangan kasi masyadong maliit yung offer nila sa akin. Antayin ko na lang na tumaas siya kasi sabi naman ng iba, tataas daw to kahit hindi siya ginagamit. Nagbabago na to. Time to time, nagbabago naman to. And then, i-update ko naman kayo kung gusto ko siyang i-cash loan and kung magkano yung interest rate niya sa bagong offer niya sa akin. I-update ko kayo. Okay, dapat po nakasubscribe kayo. Click niyo bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po, ipo may natutunan kayo sa video ito. Ay po nakatulong itong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. Thank you for watching this video. Bye!